Ito ang mga isyong kinaharap ng Commission on Human Rights sa nagdaang linggo. Kaanib ang CHR sa panawagan at pag-alala sa pagdakip ng mga miyembro ng militar kay Jonas Burgos, isang ama, magsasaka at miyembro ng Kilusang Mambubukid ng Pilipinas o KMP, 15 taon na ang nakalipas. Sa kabila ng hatol ng Court of Appeals at pagpapatibay ng Korte Suprema na walang sala si Jonas, walang napanagot sa kanyang pagkawala. Isa si Jonas sa libu-libong naging biktima ng enforced disappearance o desaparecidos mula martial law hanggang sa kasalukuyan. Patuloy rin ang komisyon sa pagsulong ng kolektibong aksyon upang maprotektahan ang lahat sa tulong ng bakuna. Ngayong Linggo, 24 hanggang 30th ng April 2022, ipinagdiriwang ang World Immunization Week na may temang Long Life for All. Pinaiigting ng mensaheng ito na ang bawat isa ay may karapatan, magkaroon ng lakas ng katawan at ligtas na buhay, kung kaya't mahalagang sugpuin ang pagkalat ng maling impormasyon na nagdudulot ng takot sa pagbabakuna. Nakiisa rin ang CHR sa paggunita ng ilang mga selebrasyon na nagtataguyod sa karapatang pantao ng lahat. Kasama rito ang World Intellectual Property Day at World Day for Safety and Health at Work. Para sa kabuuang pahayag ukol sa mga nabanggit na issue at pinakabagong mga impormasyon ukol sa karapatang pantao, bisitahin o i-message ang CHR social media accounts sa Facebook, Twitter, TikTok at Instagram. I-type lamang ang @chrgovph o ang aming website sa chr.gov.ph.